Mga kalingap, di ko akalain na ganito na kaagad karami at hindi ko rin akalain na ganito pala kalaki ang posibleng kitain nila Tatay Budoy. 10,000. 10,000? Grabe, laki din. Oo, oh, malaki ako yun. Sabi ko po kay Papa, kung ibibigay mo yan, wala rin, parang wala rin mangyayari yung binigyan nila kay Mark. Kaya kuha ko sa'yo, sabihin mo din, di na po pwede magpunta-punta dito kayo at dahil po di na po siyang dadamot. Hindi nyo naman po patitupunan. Bakit po ba pag napalayas kami dito, sagutin nyo po ba kami? Mga kalingap, magandang tanghali po sa inyo lahat at magandang hapon naman sa mga nasa abroad, mga OFW na supporters natin. Magandang gabi, hapon po sa inyo lahat. At gusto ko lang shoutout lahat ng sumusuporta sa atin at sa mga ninang natin na patuloy na nagtitiwala. Kay Ninang Lons, kay Ninang Adele, kay Ninang Adelina, kay Ninang Rosaline, Tita Jo. Ayan, maraming maraming salamat kay Tita Faye. Shoutout po sa inyo lahat. Ngayon nandito ko la Tatay Budoy at kakamustahin po natin sila ngayong araw po. Medyo nagulat ako sa nadatnang ko ngayon dito. At ito mukhang kararating lang ni Tatay Budoy. Oh. Tao po. Papasok. Oh, kararating lang ni Mark. Ha, kararating mo lang? Galing school? Apo. Oh, sige. Damit ka muna, Mark. Tatay Budoy, kamusta ka po? Ay, okay lang po. Ha? Okay lang po. Okay naman? Oo. Di ka, Tatay Budoy, dito ka po. Medyo mainit dyan. Ngayong araw, nangalakal ka? Siya po. Yung kakarating mo lang? Apo, karating ko. Ayaw pa yung mga kalakal ko. Papakita ko sa kanila yan. Mamaya, sasurprise ko sa kanila. Oh, si Nanay Glay, si Nanay Glay, sa. Kamusta? Ha? Lang po. Ba't parang lumbay na lumbay ka? Nilagnat mo yan. Ah, nilagnat ka? Nilagnat po. Kumusta yung tiyan mo na pinagsaktan ka? Okay na? Ito po ah, medyo masakit-sakit pa ho. Ito, nilalagnat. Diyos ko. Bakit ka nilagnat at naniglays ha? Oo ko po. Sobra na rin pong init. Ay ganun, so init ang panahon? Grabe kay, mo. Kainaw pala nga. Uminom ka naman ng gamot. May gamot man po ako. Ngayong tanghali, anong tanghali yan nyo? Nagsahin po ngayon. Nagbili lang po ng ulam. Bumili lang ng ulam? Pagaling ka na ni Glaysa. Si Mark, kumusta ang pag-aaral mo, Mark? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Okay naman? Hey, Budoy, kumusta yung itong mga araw na hindi ka na po nagbebenta dun sa amo nyo? Kumusta naman? Anong pakaramdam mo? Ayos po. Nararamdaman ko po yung pinaghihirapan ko. Ayan po. Kumbaga, kumpara dati, na ito kasi, Tatay Budoy, once na nabenta natin to ng isahang pick-up, biglaan yung pera dito. Opo. Malaki ka agad, di ba? Opo, malaki po agad yun. Malaki agad yung pwede nyo makuha ang pera. Baka po sa isang araw makapunta na sa Talina. Nukuha po yung kagapan ni Boss. O, anong sabi nyo? Sabi ko po kay Papa, kung ibibigay mo yan, wala rin, parang wala rin mangyayari yung binigyan nila kay Mark. Kaya kuha ko sa'yo, sabihin mo, di na po pwede magpunta-punta dito kayo at dahil po di na po siyang dadamot. Hindi nyo naman po patitupunan. Bakit po ba pag napalayas kami dito, sagutin nyo po ba kami? Sino nagsabi ng ganun? Ngali-ngali ko nga rin. Nasa isip mo lang. Ano sabi ng boss nyo? Nagalit? Hindi naman. Hindi naman po. Nagtampo nung sinabing, anong pagkakasabi na hindi na ito papakuha sa kanya? Kahapon daw kasi, naglilinis ako dito. Basta pumasok yung isa niyang tauhan. Dire-diretso na lang pumasok. Ay, nakaupo si boss. Sabi ko, oo, ano yan? Sabi ko, hindi pa kako yan. Alam kako nung may nag-ano niya sa amin. Kaya, wag niyo muna yung pakialaman. Hanggang hindi po alam nung may kung may ano niyan. Saka, hindi pa kako yan binibidyuhan. Wag niyo munang kuhain. Wag kayo makabasta-basta kung bilangin niyo yung bote. Pero wag niyo na yun ipapakuha, ha? Sabi ko nga wag niyo bilangin yan. Hindi kakarga yan. Dadala na ko niyan. Wag niyo na, Tatay, anuhin. Kumusta, Tatay? Hindi mo pa rin ba nakontak yung sinasabi niyo? Pumunta ako po sa isang, ano po baka araw ngayon? Lunes ngayon, Lunes, Monday. Baka po sa Merkulis puntahan ko. Merkulis? Opo. Sige, Tatay Budoy, kailangan magkaroon na tayo ng sure na mo pipick up.
Ano? Opo, pupunta kasi wala namang problema yan kapag ilalabas dyan, ano? Opo, opo. Walang problema yan, madali lang yan gawin ng paraan. Ano? Opo, opo. Kahit baga gumasos ka sa delivery niya dyan sa labasan ng 150 o ano, di malaki pa rin yung sobra. Opo, ano? Opo. Kasi po, dadagdagan ko pa po yan eh. Oo, sige tatay. Bumili nga po ako ng sako, kasi di, special. Di ba tatay, kapag may sure buyer na ito, nangako ako sa'yo, dadagdagan ko yung punan mo, di ba? Opo, opo. Napalalakihin natin yung punan mo. Opo, ha? Opo. Itong kalakal na ito, ilang araw mo na itong kinuha? Ah, ano po yan? Apat na araw lang po yan. Apat na araw? Opo. So ngayon mga kalinga, papakita ko sa inyo kung gaano karami na. Nagulat ako dito mga kalinga. Hindi ko na-expect na ganito na pala karami. Sa loob lang ng apat na araw. So, karamihan dyan, may mga binibigay din sa'yo. Ay, may mga binibigay din po sa akin dyan. Na hindi na pinababayaran. Opo, binibigay na yun. Iba, yung iba binabayaran ko pa at pang consume. O, yung iba kasi hindi naman alam. Ano? Opo, hindi talagang magpapabay. Pero lahat na nakakapanood sa'yo, talaga halos binibigay na. Opo. No, kaso nga lang po kagabi, nagbawas po kami ng budget namin kasi wala po kami yung budget. Okay, sige. Pero ngayon, Wag niyo nang babawasan ha. Opo, opo. Okay, mga kalinga, papakita ko sa inyo itong ano. Halika tatay, Budoy, pakita mo sa kanila. Napakarami po oh. Grabe. Ang ilalim po 'yan oh. Ano? Grabe dami oh. Dapat may mga tatay Budoy, itong lahat lang ito kumbaga sineparate niyo na 'yan. Opo, kumbaga lahat sa tao na ng, ay lahat na ng dikulay, ganun, mga ganun. Opo. Kumbaga sa tao ay lahat ng pad separate na. Opo. Ito lahat ito plastic ito. Dahil yung mga lata ito lata. Lata po yan. Plastic. May mga bakal din dito wala. Ah, kakaunti po ang ito bakal. Ano ito? Bote. Mga bote. Grabe, sanay na sanay kayong magsalansa ng ganito. Opo. Dami. Dami talaga mga kalingap dito ina-expect na ganito karami na sa loob lang ng apat na araw. Oh. May tatlong araw may mga pa. Case pa ng cellphone. Oh. Guys, ayan oh. Kung ako mga jakpatan na yung ipubaga ng kagana cellphone mo. Dami pa nito. Ito ngayon kailang ngayon ito kinalakal? Ngayon araw lang yan. Half ngayon, day lang. Ngayon araw, half opo. Day pa lang to. Opo. Dami. Grabe mo. May holder yan. Lalo kung may holder ano? What? Yung kapag, service na motor ano? Pag lalo na pag nakuha pa po yung bakal na kasi ito, Mark, dito pa lang ito sa Kapalunga, di ba? Oh. Paano pa kaya kung lalo makalayo si Tatay Budoy? Ha? Lalo na po kapag nagtawid ng isla, mas marami po yan. Marami. Oh. Ito mahal, oh. Ha? Ito ano yan? Mahal. Aluminium po, 30 pang kilo. Aloy? Opo. Sa ganyan, mas mahal? Opo, 30 pang kilo niyan. Ganyan mo, Tatay Budoy. Malakas po si Tatay Budoy mga lakal. Oh. Apat na araw, tinan niyo po kung gano'ng karami. Oh. Panlimang araw yan. Oh. Ibig sabihin, Tatay Budoy, halos ikaw pala talaga yung nagtatambak ng marami doon sa bus niyo dati. Ano? Ay, opo. Ito yung isa sa pinakamaraming na itatambak talaga doon. Opo, kaso lang binibigay na sa akin puhunan. 100 lang. Marami ka pang naririnig pag kumukuha ka. Tingnan niyo po. Ayoko nang ganun. Grabe po, lugin-lugi si Tatay Budoy. Isipin niyo, ang daan lakas niya magtambak ng kalakal. Tapos, bibigyan ng 100 pesos. Grabe, kawawa si Tatay Budoy. Lakas-lakas mga lakal, tapos ganun lang. Hindi po yun sapat, Tatay Budoy, para sa tinatrabaho mo. No? Opo. Hindi yung makakabuhay yun ng, ano, ng pamilya. Kaya nga po, sabi ko, ay sana ay isang araw ay mayroong mag... Pero ito, Tatay Budoy, maniwala ko sa akin. Kapag po ito ay may sure buyer na tayo nito, opo. Mga ito, makikita mo po yung pinaghirapan mo. Ay, opo. Naniniwala pa ako na... Kayo ba, may idea kayo, Mark, kung magkano yung ano? Magkano kapag binibili yung nasa bus nyo yung truck-truck, isang truck na ganun? Magkano yung naabot? May idea kayo? Pag nalulugi po siya, ay minsan binibigyan na lang sa kanya 10,000. 10,000? Grabe, ang laki din. Oo, malaki ako yun. Ang pinakamalas po talaga siya, dalawang truck, halos iti. Yung dalawang truck po ngayon, kinarga niya sa, galing pa daw po sa Bulacanay, itinakas daw po yung kalakal. Ay, pero kadalasan kumikita siyang 10,000? Oo. Ay, apat na tapos bibigyan ka 100. Oo. May naririnig pa ako pag nakuha ko na pira ron. Grabe naman yun. Kasi sabi, puro basura naman dala mo, kukuha ko pa na pira. Ay, basura talaga. Yan naman talaga yung iniipon ninyo dun, di ba? Oo. Grabe naman yun. Ah, nilagyan na ni Mike ng bakod. Oh. Ang galing talaga itong batang ito. Madiskarte talaga ito. Okay na, oh. Wala na, may harang na po dito. Ginawa ni Mike. Hindi na ito mapapasok ng ano, ng aso. Galing ni Mike. Tatay Budoy, kailan mo ito ginawa, Mike? Kasama ko. May kasama po ko dito. Nagpatulong ako. Ah, nagpatulong ka? Kaibigan mo? Kaibigan mabuti na lang. Kahit may mga kaibigan kang nandang tumulong din sa'yo. Hmm. No? Opo. O, Tatay Budoy, anong ulam na binili mo? Lalo, gulay po lang kahit oo. Gulay? Oo. Oh. Pati, isa pa lang nabili mo. Oo. Oh. Malayo ba dito yung bilihan ng gulay, Tatay? Dala po sa labasan. Sa labasan? Opo. Bili ka, Tatay, ng ano? Hawakan mo, Mike. Oh. Bili ka, Tatay Budoy, ng
pang ano nyo, pang ulam. Bigyan po kita ng 1,000. Huwag muna pong babawasan yung ano mo, ha? Opo, opo. Yung salamat po. Kuhunan nyo. Opo. At dadagdagan ko yan, maniwala po kayo, ha? Sige na po. Alam ko na po yun. Tatay Budoy, mag-ano ka lang. Maniwala ka sa akin, magtiwala ka lang opo, sa process, opo, ha? Opo, sa proseso, ang buhay may proseso opo. Yan, ha? Ano? Opo, opo. Step by step tayo, ha? Opo, opo. Basta po, pagka pupunta nyo rito, marami ang kalakalan. Huwag po kayong mag-alala. Basta huwag ko lang malalaman na binenta mo to sa boss mo, ha? Hindi po. Diba, yun yung ano natin. Yun yung usapan natin. Opo, hindi po. Tatay Budoy, sa totoo lang ako, nasasabihan na po ako ng mga viewers na marami na marami daw akong sinasabi. Opo. Nagbibigay daw pero marami sinasabi. Hindi opo. Po, naman para sa akin yun. Sa inyo mga, naman yun. Opo. Sa mga viewers po, sana po ay unawain nyo po yung tumutulong sa akin. Opo. Huwag nyo po namang sabihin ng ganun at para sa amin din ako po yung sinasabi. Salamat tatay. Si tatay, naunawaan po niya ako ay. Ako po kasi, mga kalingap, hindi po kasi tayo yung sabi ko nga, yung basta lang mag-aabot. Kung mabibigyan natin ng payo, kasi sila po, minsan dinner nila naisipan sa dami ng kanilang trabaho. Bigyan po natin sila ng sa tingin natin makakabuti din sa kanila. Yung payo ba, ganun. Motivational, mga ganyan. So yung tatay Budoy, kakatuwa itong ginagawa mo nito. Okay, nandun na naman ako sa labas. Marami na naman dala yung bike ko. Marami na naman dala. Puno na naman yun. Nung nagpista tatay, marami ka nakuha? Oh, dami. Dami? Oh, nung pag dumaan ako sa inyo, dalawang bisis pag ang puno yung bike. Oh, marami. Ay, punong-puno, no? Opo, puno ko yun. Nagpapatulong na po ako sa tao para itulak ka. Kapag dito sa tulay? Opo. Buti may mga tumutulong sa'yo. Ay, mababait naman po sila. Sa mga tumutulong po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Yes. Saka po sa mga nakakapansin ng bahay namin. Salamat. Salamat. Oh, kasi natutuwa doon sila. Kahit maganto lang doon yung bahay ng tatay Budoy. Malinis daw palagi ang kanilang bakuran. Totoo naman. Opo, wala laki totoo na yung naman. Ang iniisip ko lang Tatay Budoy, andiyan na po yung pananim ni Nanay Glaysa. Ah, andiyan na po. O, andiyan na. Kaso nga lang iniisip ko po, kung ito po pala ay pagtataniman, ito po pala ay tatambakan na ninyo, ano? Oh, tatambakan ko po yan. Hindi na lang po siya magtanim sa kabila. Ito po kasi sigurado dadami yan. Tatay Budoy, parang hindi ata kasya dito yung sinabi ko sa inyo yung laki ng trapal. Malaki pala to. Ay, oo. Hindi yan lang pong ano, yung aabot. Kung ilan lang ang abutan nun. Opo, kung ilan lang pong abutin. Opo, at kasi kailangan ko po yan pag ako yung nag-ano ay. Meron na akong saka po yung timbangan. Okay. Ano nanay? Meron na po akong pwedeng tambakan ng lupa. Ayan ho. Ito po saan? Ang binili ko sa busko. Ah, pag-aanohan mo, paglalagyan ng halaman? Oo. Pagtataniman, pwede ba yan? Opo, pwede po ito. Taniman. Halalagyan ng lupa? Lalagyan po ng lupa. Okay. Binili ko po ito sa busko. Ay, 30 pesos po, bili ko. Okay. Nanay Glaysa, paano kaya ito? Gagamitin daw ni Tatay Budoy itong space pala. Ay, ako na po bahala. Saan kaya tayo pwede magtanim? Nandiyan na po yung pananim nyo ay. Mabili pa ho ako ng ganyang kalaki. Tapos doon na lang ilalagay? Tatambakan ko na lang. Dito ba sa likod wala nang space? Pwede yung space. Tingnan natin dito mga kalingap sa likod nila kung may space pa at pwede mapaglagyan ng... Oh, meron pa dito. May space pa dito sa gilid. Pwede tapos nilinisan na nila to. Oo. No, ang lalaki na yung tanim na ni Glaysa. Umlapit na ito mamunga. Tupo na ako. Ha? Sana all! Tubo na. Hindi na nakatandiyan, nakabaon! Hindi na nakabaon pero tumutubo. Ang lalaki na ng tanim na ni Glaysa mga kalinga po. Ang bilis ng ano, ang bilis ng pagtubo niya. Ng pag-improve. O sige tatay, bili ka muna ng ano niyo, ulam. Opo, opo. Ay tapos tatay, huwag mo kalimutan, baka wala nang gamot si Nanay Glaysa, ha? Opo, bibili ko rin po yan ng gamot. Okay. Basta huwag mo nang bawasan yung ano niyo at opo. Madalas akong bibisita sa inyo, ha? Opo, opo. Para bigyan ko kayo ng allowance po ninyo dito. Opo. Nakabilib to mga kalinga po. Ayan, oh. Dami. Paramihin kaya ng ganyan yan, oh. Kasi saan yung nandwero na rin. Sige tatay, kailan mo ba balak pumunta dun sa ano, magpipick up? Baka po mga Miyerkules. Miyerkules? Opo. Paano yung magbabiyahe ka na lang? Mabiyahe na lang po ako. Takot kasi si tatay buli sa motor. Takot ako mag-motor, mabiyahe na lang ako. Naninigas ako pag nasakay sa motor. Naninigas. Saan yun ba sa Santa Elena din yun? Opo, doon po yun mismo sa may ano, sa... Malapit sa bahay nyo? Palay-lay po na kaunti. Ah, pero talagang kilala mo na yung mga yun? Opo, kilala ko na po yung mga kilala ko. Kinukuha pa ako nila nung dati nung ako yung nandun pa. Ah, doon ka dati yung nagtatrabaho? Opo. Sabihin mo tatay, mayroon ka ng junk shop dito, pwede na sila mag-pick up. Opo, ano? Opo, opo. Pero huwag kang magpapalugi tatay ha? Ay, hindi po. Alam mo naman ang kalakaran dyan. Oo. Ano? Opo. Pag may kwentahin na ano, hindi dito naman si Marco. Ano okay. Mike, tutulungan mo si Tatay Budoy yung kwenta, no? So, matalino naman po yung sa mat si Papa Kalan. Matalino sa mat? Matalino sa mat! Galing ka pala Tatay Budoy. Siya nga po natulong sa addition. Ah, siya ang nagtutulong sa'yo sa mat? Grabe ka Tatay Budoy, isa kang huwarang ama. Sana all, magaling sa mat! Magic lang po ko ngayon eh, tapos may bayarin pa po. Saan sa school nyo? Oo, ano yung bayaran mo sa school? Yung
basta mabigay daw po kami 60 plus pa yung bayaran ko pa namin po dati nung first quarter. Okay, sige. Bukas 290. Pupunta ako dun sa ano, sa high school na papasukan mo. Didiretso ako. May pasok ko ba bukas? Opo, meron naman po. O, sige. Si, anong oras yung advisor mo? Kahit. Misang po tayo mga alas 8 eh. Pag maalas, maybe na po inaalis na po yun dun eh. Sa hapon, anong oras siya nandun? Alauna lang po. Alauna ng hapon? Opo. Okay, sige. Di isa tatayman ko na lang para siya makausap ko, no? Opo. Sa kanya ka ba may bayaran? Opo. Sa advisor mo? Opo. Okay, sige. Punta ako dun bukas. Tapos, punta ako sa school mo at tatanungin ko na nga yung tuition mo kung magkano abutin. Ano? Opo. Sa school, sa pag-high school mo. Okay, parang sige. Ginagawa po yung ano doon sa tapat ninyo, ha? Ano po, ano yung tatay? Yung parang sa inaanahan na David Sittick. Ano po yun? Ano po yun, tatay? Parang ginagawa siya. Yung alin doon? Yung... yung parang gripo baga po. Yung parang may tangki. Okay, tatay. Hindi man sa amin yung tatay. Ay, hindi mo. Po, sa iba po yun. Sana all sa iba. Kung naniglis yung magpagaling ka, ha? Para ano, makapag-ano ka na ulit, makapaglaba. Para tapos na yung maglaba. Magpapagaling si Nanay Glesia para maglaba. Araw-araw na lang po ginawa ng Diyos. Pag mga ma-CR po ako naglilinis. Naglilinis, eh ganyan talaga Nanay ang ano, ang barako. Ilaw ng tahanan. Ganyan talaga yung obligasyon. Ano, ipagluto ang anak at ang asawa, paglinis ang tahanan para pagdating nila ay kagaya ni Tatay Budoy, pagdating ng bahay, maano siya, kumbaga ay mawala-wala yung pagod at malinis ang kanyang bahay, ano? Hindi ko kaya kung marumi, pagod ka na nga, pagod ka palalo. Pagod ka palalo. Ano, Tatay, tama ba yan? Tama po. Laklak na rin ang aking ampalaya, Diyos ko po. Sige, magbuti yung pagbuti mo yung pag-aaral mo, ha? Opo. Bukas asama mo, buta ako. Sabi, ano nga po pala ako, may sasabihin nga pala po ko sa mga sponsor, sa mga tumutulong sa amin. Yung nag-live po kami, no, sana para hindi nakahati si wifi. Oo, ano? Ay, ano, dapat i-direkta nyo na lang po sa amin, hindi doon sa YouTube. Ano? Kasi may kahati. May kahati po. Yung 1,100 binawa niya. Naging 500. Sino kumikita? Si Wifey. So yun mga kalingap, sabi nga nila kasi one time nag-live kami. So nakakuha sila ng 1,000 nagpalipad. Kaso kahati dun si ito, si YouTube, naging 500 na lang. Kaya yun, sabi doon ni Mike, ano na lang daw, ipadala mo na lang sa GCash, ano Mike? Opo. At para wala ng bawas kasi sayang, sayang din naman talaga tatay, ano? Opo, sayang din po yun. Kasi kumpara sa inyo na yun, nakakagiging kalahati pa. Opo. Hindi ba tatay? Opo, kasi may kahati pa si Whitey. Sige tatay, balita mo ako ha, pagpunta mo sa Santa Elena ha. Opo, opo, punta po ako makamit. Balitaan mo po ako ha. Opo, opo. Okay, sige tatay, pagbutihin mo. Sige maganda po, pag-pray ko na lang po kayo. Sige, maganda po yung ginagawa nyo na yan. Opo. Sige Mike ha. Opo. Mapagbuti mo yung pag-aaral mo din. Sige. Nanay, pagaling ka po. Ha? Okay, sige. Puta na ako. Ingat po. Sige, po. Sige. Po. Sige. Po. Tatay, huwag mo kalimutan ulam nyo. Opo, opo. Salamat po. Okay, sige. At wala akong dala ay, di ko maalam. Sige. Puta na ako. Sige po, ingat po. So yung mga kalingap, papunta na muna tayo. At maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na nagmamahal dito po sa pamilya ni Tatay Budoy, ni Mark, Nanay Glaysa. At sila po yung mga tao na talaga hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Kahit na alam nila na may tumutulong sa kanila, dire-diretso pa rin. At ayun po, nakikita ko na nag-improve talaga yung sinabi natin kay Tatay Budoy. Kasi ito po yung nakikita ko lang na tama na gawin nila. Isipin niyo po mga kalingap, ayan kagaya sinabi nila. Nagtatrabaho, ang dami na naipapasok na pera. Pero binibigyan ng kulang-kulang, 100, pinasasabi pa daw. So, kapag po ito ay naibenta nila itong kalakal na ito ng isahan, isipin niyo po kung yung boss niya kumikita ng 10,000 sa isang pickup ng truck, how much more pa kaya din ni Tatay Budoy yun. So yun, basta yun nga daw sabi niya, madagdagan yung kanyang puhunan, dadagdagan natin yan. Ngayon ayan, pasalamat tayo kasi may mga nagbibigay na hindi na pinababayaran yung iba. So yun, inaasahan ko na magkaroon na si Tatay Budoy, pag nakontak na, bigyan na ulit natin siya ng pampuhunan, pandagdag. So yun, maraming salamat ulit. Supporta niyo Marcos TV Channel, Commander ni Marcos at lahat ng bumubuo po sa Team Kalingap. Salamat sa pagmamahal kala Tatay Budoy.